noong nasa kampanya pa sila. Aba, singilan na ito. Samahan mo ako, Durante Rosales, sa pagsingil ng mga utang na pangako nila. Alin dyan ang natupad? Alin dyan ang nakabitin? Oras na naman ang singilan, oras na para habulin ang mga pangakong iniwan ng ating mga public servant noong panahon ng eleksyon. At ngayong araw, makakasama natin ng live para gisahin at hanapin ang kanyang mga nagawa mula sa kanyang mga pangako. Ang isa sa mga gwapong kongresista na ilang linggo lang ha, ang lamang sa akin. Nakababayan ko rin mula sa Marinduque. Walang iba kundi si Kong Lord Alan Velasco o Kong Love sa mga Marinduque nyo. Sakalaman po ng lahat, bukod sa pagiging pogi at habulin, si Congressman Velasco po ay ang chairperson ng House Energy Committee. Siya rin po ay isang magaling na lawyer, scuba diver at nagsilbiring pangulo ng Integrated Bar of the Philippines sa aming probinsya. At naging provincial administrator din po ng Marinduque noong 2008. Siya rin po ang ikalawang anak ng isa sa kasalukuyang Associate Justice ng Korte Suprema na si Justice Presbyteiro Velasco at ni dating Congressman Lorna Velasco. Nanalo na siya ngayong mayor? Yes, sir. Yes, sa amin, sa Torrijos. Mm-hmm. And again, huwag na natin patagalin pa mga kababayan. Magandang araw ulit. Welcome po sa Sagot sa Bayan, Congressman Velasco. Yes. Magandang umaga, kabayan. Magandang araw po para sa mga OFWs natin. Ay, magandang araw po sa ating mga OFWs at sa mga viewers po ng Sagot sa Bayan ng aking kabayan, si Rante. Diretso na tayo, Kong, sa singilan, ano? In terms of poverty sa atin, sa probinsya natin. Alam mo naman. Singilan talaga. Singilan ito, ha? Singilan. And base po doon sa poverty incidence on families, ito report ng Philippine Statistics Authority in 2015, 11.7% po. Mm-hmm. Yung mga pamilya ay nasa poverty line na talagang halos tawagin natin ng mga mahihirap. Mm-hmm. At 16.2% po naman yung poverty incidence on population. Mm-hmm. So, paano po hinahanapan ang solusyon ito ng ating probinsya at ng inyong tanggapan? No, definitely, with that, yung taas ng poverty incidence sa ating lalawigan, ano, siyempre, yun ang main target natin. Gusto natin bigyan yung mga tao ng pagkakataon para kumita. Mm-hmm. With an island province like Marinduque, alam naman natin kabayan, mm-hmm, talagang hirap kumita sa ating lalawigan. That's why ang inilingkod nga po, I'm really trying to focus on tourism. Because with tourism, very inclusive eh. Mm-hmm. Lahat ng mga mabibigyan ng pagkakataon para kumita. Mm-hmm. And while we're doing the positioning para sa probinsya, para maipakita yung kagandahan nito, maging isang tourist destination, yeah, nakasupport naman po ang ating national government mula po sa ating Pangulong Duterte. Mm-hmm. Yung mga programs po ng ating DOLE, yung tinatawag po nating TUPAD, mm-hmm, although medyo temporary, at mm-hmm least it medyo nakakatulong po talaga sa ating mga kababayan. Mm-hmm. Tapos yung iba pa po nating ano, yung mga iba nating mga kababayan talaga, most of them are talagang mga OFWs, ano po. Opo. Mostly sa probinsya, and mostly yung mga iba nating kababayan are always in Manila. Mm-hmm. So, while everyone's out, ang gusto ko po kasi is to bring them everyone back, yes, to Marinduque. Mm-hmm. So, basically right now, we're trying to focus on infrastructure. Correct. Para i-ready natin pag nag-imbita na tayo ng turista, mm-hmm, hindi po tayo mapapahiya. Tama po yan. And including dun sa pagpapaangat ng kabuhayan sa atin, of sa Marinduque. Course, of course. Hindi lang turismo, kundi yung livelihood training and program sa TESDA. Yeah, that's why nga po, kabayan, sabi ko nga sa TESDA, mm-hmm, naglalagay po tayo ng pondo. On top of that, hingi talaga ako na hingi ng pondo. Yeah. Basically kasi hindi mo naman po lahat ng kababayan natin, although yung iba nakakapagtapos ng kolehiyo, yeah, marami rin po hindi nakakapagtapos. Tama. But because of TESDA, because of the certificates that they issue, mm-hmm, nakakabigyan sila ng specific skill, mm-hmm, na nagagamit nila kaagad, na hire sila diretso. So, kasi hindi magka-problema doon yung job mismatch. Job mismatch. Yes. Even though you're a graduate of college, oh, pag hindi ka naman made for that specific type, yes, of work, hindi ka maka-hire. Oh. This is where TESDA comes in. Mm-hmm. Yung na pipili po yung specific skill na pag-aaralan mo para makapasok ka, oh, doon sa... Bukod dyan sa mga issue ng livelihood and training program, ano pa po yung mga ginagawa natin sa Kongreso para, mm-hmm, maiagat natin yung ating mga kababayan na nandun sa laylayan, nasa, mm-hmm, pinakababa? Well, mostly ang ginagawa po natin sa Kongreso, mainly because ako nga po ang chair ng Committee on Energy. Yes. So, most of my legislative work is focused on mga
mga renewable energy sources. On top of that, yung natulong sa ating mga distribution utilities. Ah, right. So especially sa Marinduque po, ano po tayo eh? Island province. Yes. And tawag natin SPUG. Ano po? Small. Kasi hindi tayo naka Small Powers Utilities Group. Hindi tayo nakakabit sa Main Grid. Yes. So hindi tayo sinusupply ng Meralco. Mm-hmm. Hindi tayo nakadikit doon. Mm-hmm. So tayo, may sarili tayo, Marelco tayo. Marelco. Yung Marinduque Electric Cooperative. Correct. So most of my legislative work is focused on that. And true enough, yesterday, kabayan, na-approve sa Committee ng Tourism kasi I sponsored the bill para magawing eco-tourism site. Site, ang Marinduque. Ang, hindi lang, specific spots muna ako. Okay. White Beach, okay. Ang bayan ng Santa Cruz. Maybe right. Because ang bayan ng Santa Cruz, andyan yung Bagumbungan Cave, yung Matala Cave, andyan po yung mga Kawa-Kawa Falls, yung Maniwaya natin. There's a lot of tourist destinations in Santa Cruz. Kaya nilagay ko doon. At sinama ko na rin po yung Luzon Datum natin, yung Geographical Center of the Philippines, right. Na I think should be given a lot of focus. Yeah. Para yun ang isa sa magandang come-on sa probinsya. Alright. And in terms of infrastructures, Congressman, kabila na rito yung pagpapagawa natin ng mga tulay, mga kalsada, or farm-to-market roads, paaralan, at syempre yung airport. Una muna doon tayo sa mga tulay and kalsada. Yes. Ano nang development sa atin? Kasi nung umalis ako doon, mga 20 years ago. Matagal na. So, mga luwak-luwak pa. Pero nung bumalik ako ng Marinduque, although sa Santa Cruz lang po nung nitong February 2018, maganda na yung mga kalsada. Mm-hmm. So, in terms of that development, ilang porsyento pa yung pwede nating sabihin na hindi pa na papatag o hindi pa na lalagyan ng semento or espalto? Actually, kabayan, if we look at the national highway, yung pinaka-circumferential road ng Marinduque, yes. Tapos na po tayo. We're just trying to fix certain areas para mas mapaganda, like yung sa area ng capital town natin na Buac. Opo. Pinaayos natin yung mismong national highway kasi medyo pangit na yung ano. Mm-hmm. And then after matapos natin yung kabayan, we start with the asphalting. Alright. Gusto ko ipa-asphalt yung buong circumferential road eh. Because mas maganda sa biyahero yung at sa mga kotse ang asphalt. Yes. Parang softer, mas sa makinis ang takbo. Tapos when it comes to the mga interior natin sa mga barangay, diyan pang marami nating wina-workout. But definitely, how many percentage you have in barangay? I don't know the exact percentages, but kabayan, ang dami na po natin talaga napapagawa. And I think this was really because of the efforts of our president sa kanyang build program. Yes. Grabe po talaga yung influx. So nabuhusan na tayo ngayon. Sobrang buhos. For the longest time na wala tayong nakukuha sa national government. Meron naman kabayan. But not enough. Kasi pero this time mas marami. Oh wow. Ang sinasabi ko ng kabayan for such a small province like Marinduque, yes, to be given parang attention. Mm-hmm. Ever since hindi tayo binibigyan attention. That's right. Kaya nga, lubos na pasasalamat sa ating pangulo because talagang binubuhusan ng probinsya. And okay, ang sa akin kasi yung mga small island provinces, not only Marinduque, but all the provinces should be given that specific attention. That's right. Para naman may fighting chance. Ah. Alangan naman lahat lang ng mga malalaking mga probinsya at cities ang palagi tayo nagbubuhos, paano naman tayong mga maliliit na probinsya? Right. Pag hindi tayo papansinin, wala tayong ilalaban. Hindi tayo. Oo. So now, they're giving us this chance. Mm-mm. So yung infrastructure natin, alam ba kabayan, ginagawa natin ngayon sa Marinduque, bukod dun sa National Road, winawiden ko na. Wow. Kaya sinabi ko sa iyo yung circumferential road kabayan, tapos na. Okay. Ang pinagagawa ko ngayon, widening. But I just talked with the DPWH, sinasabi ko nga, i-choose natin yung i-widen. Why? Ang daming tatama ang bahay. Mm-hmm. Alam mo naman, sa loob ng Buac. Oo. Ang dami. I-widen natin yun. Ang dami natin tinirang mga historical, makaluma houses. Yes, so, ang sabi ko, ancestral houses. Mm-hmm. Ang sabi ko nga kabayan, I asked the DPWH last year, we came up with a plan, panay bypass road. Pataas. Paikot sa, hindi na dadaan mismo sa ano, hindi sa mismo yung bayan ng Buac. So paikot because we have mga 10-wheeler trucks coming in because of the dami na po ng mga projects. Right. Ang daming mga trucks na papasok, mga traders, mga supplies. Mm-hmm. So sabi ko, I think it's high time, lagyan natin ng bypass road para maiwasan na to, hindi magka-traffic sa gitna, iwasan ng aksidente. So, naka-plot na kami. 2018, may mga
phases na kami na pondo na. So simula na. So sinisimula na. May mga bridges na rin diyan. Wow. Ano yung mga bridges na 'yan? Doon sa may ang bypass road kasi kabayan ng unang bypass road no? From Balanacan, Sa may ano to, port, from port. From port. Alam ko yung port natin, yung packet doon sa Sigsag may pinaluluwag eh. Yan. Yan expand. Yan sinasabi ko mga widening. Yes. Mainly because we're going to the port. Sa sobrang dami nang pumupunta sa ating probinsya. You have to make the roads wider. Yes. Para naman hindi delikado. Eh, alam mo naman parang Cannon Road tayo ng Baguio, sobrang zigzag. So when you go down from Mugpog, may tamang ulong. Ulong. Barangay Ulong, yes. Sa Kapayang. Sorry, Kapayang. May Ulong. Ulong Road, kakanan ka, dire-diretso na yan. Wow. Tapos, ang labas natin dito, Kabayan, pwede ka mag-exit sa bandang Tansa, or Maligaya yata yun, o Tansa, or exit ka na, Laylay. Sa Buwak na. Lampas na ng Buwak. Lampas na ng Buwak. So, about yung Kawit Port, di ba, pinasara muna yun, or ni-rehab? No, ang Kawit Port, actually, it has always been there. Ang laki lang nga sinong problema natin sa Kawit Port is because it's an open sea eh. When it's open sea, konting alon lang, gumaganong-ganong na yung roro dun sa port, which is delicado. Very dangerous, di ba? So, yun ang kinakausap ko nga ang PPA, baka pwede nilang by phases, palagyan natin ng breakwater. Pwede. Konti-konti. Pwede. Para naman hindi masayang yung Kawit Port. And Kawit Port would be pwedeng gawin mo parang Alakog. Style? Alakov, exactly. At ang Kawit Port would be the very best location para dumaong ang cruise ships. Tama. If ever malalim yung lugar doon eh. Yes, yeah. If ever we will invite mga cruise ships, that would be the most ideal location. That's kaya right. Nga kinakausap ko ng PPA. Baka kahit yearly bigyan tayo 100 million para lang pa konti-konti i-quarter natin magamit yung Kawit. Magandang plano 'yan, Kabayan, dahil yung mga foreign tourists, 'di ba? Na sumasakay sa mga cruise ships, eh, meron ng bababaan na agad-agad, hindi tayo dadaan sa Balanacan. Or wala na. When you go down Kawit Port, you're already there. Eh. Yes. So, paano-ano ka na doon. So, yun yung pinaka-isa sa magandang plano mo na nakita natin. And about the Buyabud Port, na doon ako dumaan papunta ng Pulo and Maliwayan, umuwi ako ng Marindu. Napakaganda ng developments doon sa Buyabud Port, pero hindi pa ito nagagamit. Anong dahilan? Yung, well, one main reason, Kabayan, is siltation. Heavily silted kasi yung area. Pag napansin mo, bababaw siya. Pag napansin mo, daming mangroves on the side, and you're nasa matabi ka ng mountain. So, medyo nagsisibabaan dun yung ano. But, yung time na hindi ako nakaupo, pinadisilt nila yan. Alright. Okay, so siguro medyo okay na siya. So, that was the first problem. Second problem, I'm looking at Buyabud, traffic. People traffic, parang hindi kakayanin. Sa dami ng mga tao doon. Oo, maraming nagre-reklamo na sa atin, Kabayan, na bakit hindi raw tayo magpadala ng vapor, ng roro, nadadaong sa Buyabud. Ang sabi ko naman po kasi, it's all business sense, business interest. Kung ako investor, siyempre pinag-aaralan niya yung financial viability. Correct. Kung kikita ba siya doon sa lugar. Eh, kung hindi siya kikita, bakit siya papasok? Wala namang papasok sa business ng palugi. Palugi, tama yun. Diba? Unless, yung mga kababayan talaga natin, mag-commit na, sige, dito kami palagi. Eh, kaya lang, ang hirap po kasi pagdating natin minsan sa Talo-Talo Port, pag biglang nag-discount rito papuntang Balanacan, takbuhan na lahat dun sa ano. So, namamatay. Kawawa yung investor. Unless we can show them that we have enough traffic to go to Buyabud. I'm sure a lot of roros would go there because Buyabud, when you go to Buyabud, 20 minutes, nasa Maniwaya ka na, one of our most beautiful islands in Marinduque. That's right. Diba? Tsaka doon sa atin sa Torrijos, mas mabilis kaysa manggaling ka ng Balanacan. From Buyabud, 30 minutes, nasa Torrijos ka na, or less. Tama yun. Anyway, Congressman, sana yung mga ganyan na infrastructure programs natin matuloy at dagdagan pa ng pondo ng ating Pangulo. Dami. Dami, Kabayan. So, nakakatuwa naman ang ating Pangulo dahil tinutulungan pala ang ating mahal na probinsya. At ang tawag nga natin dyan, di ba? The heart of the Philippines. Yes, the heart. Kasi heart-shaped na siya, nasa gitna pa siya nung buong Right, Pilipinas. Because of Luzon Datum nga, which is the geographical center of the Philippines. Alright, Congressman, magtungo po tayo sa health sector naman. Ang problema ng ating mga kababayan doon, yung kalusugan, saan tatakbong hospital kaagad kung may problema sa puso, problema sa iba't ibang parte ng katawan. Eh, may mga tinayo na po ba tayo doon na
national or no, provincial hospital o mga tertiary hospitals? No, ever since naman kabayan, andyan yung ano natin, yung Marinduque Provincial Hospital. Yeah. Ano. But I think most of our kababayans find it unreliable. Ah, medyo natatakot sila pumunta sa ospital. Baka mamatay pa. Parang ganon. I don't want to, you know. Pero ay ang kanilang sentiment, ayaw nila magpagamot sa provincial hospital. Which is nakakalungkot naman. Because island province nga tayo, very important ang health. That's right. At ang hospital. How can we also promote tourism pag wala hospital. Ang hospital natin medyo delikado. That's right. High blood ka, punta ka doon, pagkalabas mo, patay ka. Oh. Eh, delikado naman yun. So, ang inyong lingkod, ang ginawa ko nga po I tried to file a bill. Mm. Para i-renationalize yung provincial hospital. How can we do that? Ano lang, we just passed a bill renationalizing the Marinduque Provincial Hospital. Ibig sabihin nito, kabayan, DOH na mamamahala. Hindi na yung probinsya natin. Ay, correct. Oh, kasi devolved na kabayan. Devolved na kasi, di ba? Nagkaroon ng devolution na lahat ng yun ano. Yun ang naging masama doon sa devolution eh. Ang problema, yung capabilities or siguro, I don't know if it's mismanagement or kulang sa pagtuon. Aminin natin, talagang may kakulangan yung provincial hospital. Uh-huh. Ang kinalulungkot ko lang, kabayan, sa akin pa rin... Babagsak. Sa akin pa rin inisisi yung problema ng provincial hospital. Ang sa akin lang, kabayan, kung ako lang ang may direct control ng hospital... Siyempre, trabaho ng provincial governor kaya yan. Kaya kung sa ako lang talagang may hawak niyan, okay lang sisihin niyo ako. Pero ang problema mo, sa'yo lang. May hawak nito. Sa akin na lang inabagsak lahat ng mga problema. So, on top of that, since yung mga kababayan natin gusto lumabas ng Marinduque, tapos doon magpagamot sa Manila, or Senna, sa Quezon Memorial. Yan. Yes. Yung programa po natin, kabayan, meron akong nilagay na funding, specific hospitals. How much? Magkano yan? Million. Ang million? Hindi naman. Wala tayong ganun kalaki. May mga ilang beds sa capacity ng ilalagay mo doon? Depende kung ano yung bill nila. Oo. So, nag-set aside ako ng certain amount para parang guarantee sa kanila na they'll have this certain amount. 10,000, 20,000 para doon sa ospital. So, we have yung Quezon Memorial sa Lucena. No? Pero sa atin, pwede mo ba lagyan yun ng mga modernong facilities para naman magkatiwala yung mga kabayan natin. Oh, pwede na tayo rito. Hindi na tayo tatawid ng Lucena. Yun nga sinasabi ko, kabayan. Oh. If only I have the direct control sa provincial hospital, yun sa infrastructure natin sa mga pagpapatayo ng buildings, okay tayo. Sa equipment, medyo kailangan dagdagan. At the end of the day, it's the management dun sa mismo sa hospital. So tama yung gagawin mo na bill to nationalize. Renationalize. Ang hospital. Okay, under the DOH control. So, DOH na magkocontrol. So, maganda yun. And siguro hindi lang sa provincial na sa buwan lagay ang hospital and the other towns. Hindi, meron na tayo, kabayan. Saan yan? The provincial hospital, tatlo po yan eh. Saan? So, one in Buac, one in Santa Cruz, and one in Torrijos. Okay, sa amin yan. Sa tatlo yan. Sa atin yan, kabayan. Kumusta naman dun sa Torrijos? Yung nandun sa may tabindaan na yun. Okay pa ba? Okay pa naman. Kaya lang nga, sinabi ko nga, we really need to focus on health. Alright. Kawawa yung mga kababayan. Sa atin pa naman, lakas-lakas ng hypertension. Totoo yan. So, on top of yung binibigay nating tulong sa kagaya ng PGH, sa National Kidney, sa Heart Center, meron tayo dyan. East Avenue, mga public hospitals. Dapat banggitin mo yan para alam ng mga kababayan natin nanonood ngayon. Hindi, sa mga kababayan natin, lahat ng mga public hospitals, lahat ng mga public hospitals, kaya po natin palagyan ng pondo. Kunyari, wala po akong nailagay na pondo doon, meron po ako isang general fund na nasa DOH na pwede nating Huhugutin para doon sa public hospital. Alright. So, ang kailangan mo lang dyan, ano bang mga requirements ng mga kababayan natin? Wala na. Pumunta basta na lang taga Marinduque ka. Basta pumunta po sila sa Kongreso. Tapos, yung staff ko po, siya po magbibigay ng requirements. Ano ba si Primo? Si Primo, bukal na po siya. Probinsya, kabayan. Okay. Siya ang representative ng mga councilors natin. Ayan naman pala ko. Si Primo na bahala dyan. Okay, Congressman, magtungo naman tayo dun sa Pastok. Medyo iwanan ko na yung ibang issue. Pastok muna tayo. And then, sa susunod na episode, may mga iba pa tayong issue. Sige. Okay. Unang
ipapakita ko dahil kailangan mo mag-comment o magbigay ng maiksi o medyo gusto mo mahaba-habang konting reaksyon sa mga larawan na aking ipapakita. At ito ipa-flash naman sa ating screen. No? Mm-hmm. Unahin ko na siyempre ang iyong number one fan at ang iyong kabiyak si Ma'am Wen Velasco. Love na love. Yes. Wala na explanation. That's it. And next is si Governor Carmencita Reyes ng Marinduque. Kamo, ito yung governor natin, di ba? Mm-hmm. Oh. Ma'am, Pahinga na. Alright. Wala na explanation. Next, si Pangulo Rodrigo Duterte. Idol. Okay. Pwede explain? Idol mainly because I... Binigyan ako ng mga pagkakataon na makasama si Pangulo na one-on-one. Very personal talks with the president sa kanyang bahay. Sa Davao? Sa Davao po. Davao. At nakikita ko talaga yung puso niya para sa... Mahihirap. Hindi lang po sa mahirap, but sa buong bansa. Sa mga kababayan natin, buo. Lahat. Kaya ako talaga sobra yung suporta na gusto ko ibigay sa ating Pangulo. Mainly because I see yung puso. Yun ang tinitingnan ko, kabayan eh. If I see the love for country sa iyo, doon ako, suporta. Mm-hmm. Not for any self-interest or anything. Mm-hmm. Yung love mo na gusto mo talaga makatulong sa bayan. Yung love at malasakit. Sa kababayan. Ibang klase. Diba? Diba? Ibang klase. Uh-huh. Yung people can only see him yung usually sa mga ano niya, speeches. Nagagalit. Ganyan. Pero behind the scenes. Anong kwento? Pakikwento mo nga yung mga kababayan natin. Anong ugali ng Pangulo? Kasi pag nakita mo lang, pinipipi lahat. Di ba? Mura-mura. I think that's sa personal na napag-usap. Talagang tatay. Tatay na tatay. Okay. Pag-usap, nakakatawa. Tawanan lang kami ng tawanan. Uh-huh. Very talagang mafe-feel mo. Patriotic. It's all there talagang. Mm-hmm. Ito yung bahay nga niya eh. Oh, simple. Diba, sinasabi, diba pinapakita nga yung simpleng bahay nila. Mm-hmm. Tapos maraming mga doubters tayo dyan. Talaga bang bahay niyan? Ilang beses na po ako nakapunta doon, kabayan. Talagang it's his house. Even sa room niya, napasok ko, kabayan. May kulambu pa nga. Kulambu talaga. So... Sabi ko, sa typical Filipino style. Talagang kakaiba, kabayan. Sabi ko, ibang klase to. Talagang idol ang Pangulo. Alright. Thank you very much, Congressman, sa oras na iyan. At sa susunod na episode, magkaharan ulit tayo. Yes. Alright. Maraming salamat. Once again, maraming salamat po kay Congressman Lord Alan Velasco. At tandaan, mga kababayan, ang mga pangako, ginagawa, hindi dapat napapako. Dahil dito sa Sagot sa Bayan, hindi namin lulubayan ang mga tagapaglingkod ng bayan na nangako ng pagbabago. Sisingilin at tututukan namin kayo dahil ang bawat salita dapat ginagawa. Maraming salamat sa inyong panonood sa amin. Sa ngalan po ng ating nakasama ngayong araw, si Congressman Lord Alan Velasco. Ako po si Florante Rosales, Marinduqueño. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na linggo, alas 6:30 ng gabi sa DCRH News Television, DCRH Facebook at YouTube channel. Bye! Bye, Kong. Thank you. Thank you. Bye. Sa mga pangako nila, ano na? Sa mga binitawan nilang gagawin nila, ano na? Sa mga iniwan nilang trabaho ng aksyonan daw nila, ano na? Sino ba sa kanila ang nakatupad?